Nico Hanini, and welcome to The Score, where we tackle the hottest and trending topics in sports. From 10 teams in its inaugural season, the Maharlika Pilipinas Basketball League, or the MPBL, is now home to 26 teams. The league has also become a stage for former pros who cannot stay away from the game because mahal na mahal sila ng tao. And so with us today are the stars from the MPBL, Jerwin Gaco of the Pasig Pirates and Denok Miranda of the Laguna Heroes to talk about their experience playing in the MPBL. Memorize yun na ba yung kanta? Dapat memorize yun na yung kanta. Oh, lagi yung kinakanta. Sample nga, Jerwin. MPBL. Oh, yeah, no? Kaya pang all-star na. Wala pa yung 5-4-3 eh. 5-4-3-2-1. So, alam mo itong MPBL, ang gusto kasi ni Senator Manny Pacquiao dito, bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Yes. And I think kaya kayong dalawa ay naglalaro sa MPBL, mahalagang dahilan kayo kung bakit napupuno yung mga venue at kinikilig sila na talented stars like you are part of the MPBL. Nararamdaman ba yun pa naglalaro ka, Denok, yung pagmamahal ng tao? Oo, syempre, kasi unang-una, syempre, nag-explore kami ni Jerwin yung mga nakaka-reach out kami sa mga fans ngayon kasi yung hindi sila nakakanood sa Araneta kasi malayo eh. So ngayon, nakaka-reach out kami sa kanila after ng game, picture-picture. Kaya siguro napupuno yung ganun yung venue. Oh. Ikaw ba, Jerry, hindi ka ba nahihirapan dahil syempre baka napagkakamala kang James Yap eh. Pag naglalaro ka eh. Hindi naman. Pero kamusta ang pagtanggap ng mga MPBL fans sa'yo? Ma-experience mo yan pag home game eh. Yung mga yung crowd na sa amin sa Pasig. Sobrang mapipil mo yung crowd kasi home court mo eh. Andun yung talagang makikipagsigawan sila sa kalaban mo, yung mga ganon. Mapipil mo talaga yung sa game, sobrang intense ka maglaro eh. Yung ganon. Okay. Isa sa namapansin ng mga tao every time they watch the MPBL, kahit gano'n naka-late, kasi diba minsan yung mga laro abot mga 11 o'clock, 11:30, pero walang umaalis ng venue, walang umaalis ng gym, kahit yung mga bulinggit na fans nandoon, nagpupuyat. Bakit ganun? Bakit ganun na lang ang, yung attachment o yung tuwa ng tao na tatapusin ko itong dalawang laro kasi nage-enjoy ako. Bakit? Siguro, una-una, yung pagmamahal nila dun sa municipality nila. Mm-hmm. Then, siguro, sa MPBL kasi hindi mo alam kung lalamang ka ng 10-20 na habol ng teams sa heart ng mga players eh. Hindi na yung pag nalamangan na 20, bibigay na. Talagang palaban yung mga players na hindi sumusuko agad. Now, nabanggit ni Denok, yun nga, ang malaking kaibahan ng, let's say, PBA sa MPBL is, yun nga, you are representing a city, a yes, municipality. So ikaw, you're representing Laguna. Ikaw, Jerwin, you're representing Pasig. Paano, ano ang epekto nun sa fans kapag ang chinichir nila ay sarili nilang city, sarili nilang probinsya, sarili nilang municipality? Siyempre, sa akin, yung Pasig, hometown nila yun eh. So, pag napanood nila kami sa home court namin, sobrang saya nila kasi nakapanood sila ng, kumbaga, malapit na sa kanila. Kaya napupuno din yung gym ng Pasig sa amin pag naglalaro kami. Sobrang, siyempre, yun nga, unang-una, malapit na yung game. Kumbaga, hindi na sila layo sa Araneta, kumbaga, hometown na yung papanorin nilang team. Sobrang kaya, kahit na isa game, kahit na lamang kami o lamang yung kalaban, nabubuhay kami pag ano. Kasi yung crowd, ang saya eh. Sobrang ma-appreciate mo yung ano nila eh, yung ginagawa nila. Now, part ng kasiyahan ng buhay sa MPBL is that 26 teams eh. So, ang dami yung napupuntahang lugar. At pag may napupunta kayong iba't ibang lugar, siguro, nangyayari, kasama na siguro sa activities ng team, nakapag-outing kayo or nakabisita kayo ng mga lugar na siguro di nyo pa nabibisita dati. So, kamusta naman yung kasama sa experience na, syempre may sightseeing na kasama yan? Ako, na-experience ko sa Jensen, syempre, napaka warm welcome kami dahil city ni Boss Manny yun eh. So, talagang naramdaman namin yung hospitality nila dahil mga tiga Jensen is talagang passionate talaga sa
sa basketball. Kaya nakapag-sightseeing din, nakaikot-ikot din sa hotel ni boss, saka ni kasi hindi pa namin hindi kami nakapunta sa bahay niya kasi wala siya, may laban siya. Kaya, so yun masaya. Ikaw, Jerwin, kamusta ang sightseeing sa Pilipinas? Hindi, yung pinang out of town namin sa Basilan. So nung pumunta kami doon, sinasabi nila magulo sa Basilan, kaya hindi naman. Kasi nung pumunta na kami doon, sobrang secured naman kami. May mga escort naman ng mga police, mga ganun. Tapos after ng game, pinunta kaming beach resort. Parang kay Vice Mayor ata yun. Hindi ko na matandaan eh. Ayun, doon kami. Pumunta kami doon. Nakapag-swimming kami, nakapag-pahinga, relax. Kasama yung team ng Basilan team. Saka, ayun lang ata yung Basilan team pumunta dito, sumunod sa amin. Ayun. Okay. So, there's the enjoyment aspect of playing in the MPBL. Yung napapasaya nyo yung mga tao. At the same time, you're also teammates with a lot of young players na siyempre yung taas ang tingin sa inyong dalawa eh. You are champion players, tremendous PBA experience. So, sila ba lumalapit sa inyo at tinatanong, paano ba maging Denok? Paano ba maging Jerwin Gaco? Doon, sa team ko, sa nung start, medyo ilang sila. Siyempre, PBA player ako. Tapos yung iba, mga hindi nagsasalita. So nailang sila sa akin pag sinabihan ko sila, minsan sinasabihan ko sila sa game na medyo pasigaw na nagugulat sila. So yun yung season namin ngayon, doon din ako nag-adjust kasi paano sila kakausapin ng maayos na hindi sila ma-hurt kasi alam naman natin yung mga players sa MPBL, hindi naman ganun na experience sa PBA na talagang matataas pagdating sa PBA tapos bababa sa MPBL. So, doon din ako nag-adjust kung paano ko sila kausapin. Mabuti, nagko-coach ka na ngayon. Ayun, yung isa pa rin yan. Sa FPU, kaya alam mo paano i-approach. Ikaw, Jerwin, dahil syempre imagine mo, Jerwin Gaco, naging teammate ni James Yap, player ni Coach Tim Cohn, Grand Slam champion sa PBA. Hindi ba sila masyadong na-intimidate sa'yo? Hindi naman. Paglipat ko sa Pasig, nakita ko naman yung ano din sila eh. Approachable naman sila, tapos makukulit din. Para so, ikaw? Oo, kasi makulit ako. Pag game, pag naglalaro kami, sobrang vocal ako sa kanila eh. Kumbaga, kinakausap sila na maayos, sinasabihan ko sa kanila. Sila, lalo na yung mga homegrown. Kasi yung mga homegrown, siyempre, kumbaga, nahihiya pa yan sa'yo eh. Kumbaga, ganun. Pero nung pagdating ng mga ilang games na medyo okay na, talagang makulit na lahat. Tapos nalagdagan pa kami ni Big Mac Andaya na doon pa, di lalo nang nagulo yung team. Lalo nang makulit yung practice. Yung so ganun. Nagsama ang Jerwin Gaco at Big Mac Andaya. Ito lang gusto ko sabihin sa mga taga-Pasig ha. Sana nare-realize nyo gano'n kayo kaswerte. Na meron kayong Jerwin Gaco. Buhay pa, na meron pa. Buhay pa ang Gaco Natics. Pinago ko itong t-shirt ko. Dapat pala sinuot ko yan ngayon. Yun nga. May jacket pa nga ako ng Gaco Natics eh. Dapat sinuot ko yan. So Pasig ha, tandaan nyo. Huwag kailangan yung Gaco Natics forever to ha. Gaco Natics dapat forever. Dapat pala may ganyan pa ako. Mali ako ng suot ng damit ha. Okay, dahil na sobrang saya ko na nandito si Jerwin at si Denok, hindi pa tayo tapos. They will help us out with our next discussion. When we return, NBA great Scottie Pippen riles up LeBron fans by saying that LeBron does not have the clutch gene. We'll discuss that when the score continues.